Hello, good morning, good morning, good morning, my friend. Kagigising lang, ito ang buhay ng isang walang trabaho. Nag-ilis ako kanina from 1 a.m. to 5 a.m. Tapos natulog ako, tapos ngayon lang ako nagising. Kaya ito, ito sa aking maliit na bahay, ito ang aking buhay dito sa Marikina. I stay in my own little home. My own little home. Kasama ko dito ang aking anak na panganay na lalaki at saka kanyang asawa. Ganito lang ang buhay-buhay ko kasi gawa nga sa panahon ngayon, bawal-bawal naman maglabas. Especially lalo na yung mga senior, bawal na. Bawal lumabas. Dahil nga so dumadami na naman ang dahil sa hirap ng buhay ngayon, karamihan walang mga trabaho. Yung anak ko at nawalan din ng trabaho. Yung dalawang anak na lalaki ay only 15 days ang work. Pagkatapos ng 15 days, pahinga na naman. So, ang hirap. Hindi mo alam kung na saan ko kukuha ng panggasto sa araw-araw. Bayad ng mga bills. Kunting ipon, naubos na kakakuha. Kaka-withdraw, naubos ng kaka-withdraw. Dati, nakakakuha kami ng tawag nito. Nakakakuha kami ng arasyon. Ika nga, binibigyan kami ng from our mayor na nagbibigay din ng bigas 10 kilo. Ganun din sa amin na barangay, nakakuha din kami ng ayuda na bigas. TSWD nagbigay din yata sa anak ko na 8K yata, 8K ang siyempre ilang buwan na itong ganito, hindi rin sapat. Ngayon na naman, another na naman, medyo humigpit na naman dahil sa dami-dami na naman infected, so hindi ko alam kung hanggang kailan ito matatapos itong ating panahon na ito. Pero at least nakakasurvive tayo kahit pa paano sa awa ng Panginoon. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa, basta dasal lang tayo, dasal lang naman ang kailangan natin dyan. Alam ko, ito yung pagsubok lang sa atin ng Panginoon. Laban lang tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay may katapusan. Ang sinasabi ko,
Itong kwarto ko, maliit lang ito. Ayan, makikita mo dyan. Makikita nyo, ayan. Maliit lang ang kwarto ko. Ayan. Daigaan ko. Tapos, eh, doon naman sa kabila. Doon. Ayan, o. Ayan. Yan yung kwarto ng dyan sa kabila, kwarto ng anak ko. Ito ay sa taas namin. Ito ang aming pinakatulugan. Tapos doon naman sa baba yung aming kainan at saka kusina. Yun lang, maliit lang ang bahay ko. Ayan. Tinatawag na ako ng anak ko at kakain na raw kami ng almusal. Ewan ko yan, hindi ko alam kung anong ulam. Bumili lang yata siya ng lutong ulam. Kagabi ang ulam ko ay sardinas, yung maanghang na sardinas. Eh, kailangan natin magtipid-tipid. Kasi kung napakamahal kasi ng baboy ngayon, 200 plus ang kilo. Ang baka naman ay 300 plus. So, medyo mura-mura na lang ang atin na medyo bilhin na ulam para at least magkasya ang ating kunting budget. Kasi kung nga bili tayo ng bili ng baboy, napakamahal ang manok, ganun din. Mahal na rin ang manok. So, hindi na natin alam kung anong bibili natin. Patuyo-tuyo na lang tayo dyan. So, dito tayo sa baba at medyo kakain na daw kami. Ewan, hindi ko alam kung anong ulam. Dalawa lang kami dito ng aking daughter-in-law kasi yung anak ko pumasok. Ayan, yan sa labas. Nainit na ang araw. Yan ang aking maliit na halaman. So, upunta na tayo sa baba. Tingnan natin kung anong ulam. Init. Aming mga kapitbahay. Ayan. Ganyan dito ang mga bahay. Dikit-dikit. Okay, ang ulam. Itong hagdanan namin. Ayan, pababa. Ulam. Ayan ang ulam namin, oh.
sardinas, ano to? Sapsoy. Igado, ayan, sardinas. Ako. Buhay mahirap. Kain tayo, guys. Gusto ko yung atay. Akong bumili nito sa taas. Kanto. Sa yuki. Ayan guys, oras na naman ng pagtutulog. Tulugan na naman, gabi na. So, ganito talaga ang buhay dito sa amin. Pagising sa umaga, almusal, tapos ng almusal, manonood ng konting palabas sa TV, tapos matutulog na ulit. Gising sa hapon at kakain ulit ng para sa dinner. At ngayon, pagkatapos kain ng dinner, ito na naman. Tulog na naman. Ang gising ko na naman mamaya ay mga 11:30 para mag-prepare sa aking pagla-livestream. Ganyan ang buhay ko rito sa Marikina as a single mother and isa pa isa wala na rin work. Dahil nag-resign na rin ako sa reward ko. So, guys, thank you for watching and good night sa inyong lahat.
oras na naman ng tuluga. It's ano na bang oras natin? It's 7 o'clock. So, hanggang sa muli. Until tomorrow. Good night, guys. Good night. Matutulog na ulit tayo. And until tomorrow morning again. Thank you so much, guys.